kahaba-haba man daw ng investigasyon. Nagmula po sa SMNI, nagmula po muna kala Kaeri, Badoy, tapos SMNI, tapos ngayon kay Kibuloy, sa Duterte pa rin po ang tuloy, no? Talagang ibang uri po itong mga kalaban po natin, no? Sila na yung ibang klase po, no? Ito po, wala na po ako masasabi na ito po ang pinaka-worst na kayunitim, no? Talagang grabe po. Ito po ang sukli. Palibing mo yung tatay, ipalibing mo yung wala nakapagpalibing sa tatay niyan. Ipanalo mo yung presidente. Ang ganti po. Alam niyo po kung anong ganti nila, no? Grabe, hindi mo masisikmura. Mga tao pa po ba kayo? Hello? Grabe, 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 grabe. Wala na ako masabi, no? Grabe po, grabe. Wala akong masasabi kundi napaka hindi niyo po kayang ilarawan. No, nakabalik kayo sa puesto dahil sa mga Duterte. Ang ginaganti niyo, sirain, wasakin na. Pinatagal niyo pa eh. Inunti-unti niyo pa oh. Meron pa kayong Ka-Eric muna, Dr. Badoy muna, SMNI muna, Kibuloy muna. Pagdating, Duterte pa rin. Ang lahat, nakatutok pa rin. Mga... Grabe tong ano na to. Grabe tong pamilya na to. Grabe kayong pamilya. Kayong pinakagrabe yung pamilya sa buong... Hindi ko maano. Anong ginawa sa inyo ni Sara Duterte? Ano? Mga Duterte, hindi po deserve to. Hindi deserve na mga Duterte to. Itong ginagawa nyo. O ngayon, tignan nyo. Laman na lahat ng mga vlogger nila. Alam na eh. Salo agad eh. Ito kagad ang topic nila lahat. Na-involved yan. Alam nyo kung ano yung involvement? Tanga na lang po talaga yung mga tao kung maniniwala sa kanila. No? Ang tanga-tanga na lang ng mga tao. Alam nyo po ba yun? Presidente ng Pilipinas, pupunta. Ito po ha. Kukuha ng baril kay Buloy. Presidente ng Pilipinas. Napakaba. Ang tingin nyo ba sa mga Pilipino? Tanga? Taga-supply siya ng baril ng presidente? Hindi. Well, halos hindi ko masabi yung gusto kong sabihin. Tapos, yung iba pa, dalawa po atake nila eh. Nilabas nila pareho ngayon. Yung una, yan sa Senado. Pilit na pilit eh. No? Alam niyo yung kwento? Kay Buloy, inapi kami. Eto mga tao umapi sa amin. Sinexual aras kami. Kami ay ginutom lahat. Di, ikaw naman, na, parang alanganin ka. Kung maniniwala ka, mukhang kapag... Kasi umiiyak-iyak pa eh. Alam niyo po, sa ginagawa niyo, mas lalong hindi nagiging credible yung inyong mga witness. No? Imagine ninyo ha. O ayan din, sinabi na rin pati sa House of Representatives. Baka mas malupit dyan sa House of Representatives. Alam nyo, grabe. Ngayon, lahat ng topic ng mga tukmul na ano. Halos hindi ko ma-ano kung anong uri ng mga tao to. Ang mga kadil natin, hindi. Grabe. Grabe, grabe, grabe. Wala po akong masabi. Grabe, grabe, grabe kayo. Maniniwala kayo? Presidente ng Pilipinas, pupunta kay Buloy para manghingi ng baril. Presidente ng Pilipinas, pinakamakapangyarihang tao. Alam nyo, hindi na ako magtataka eh. No? Hindi na ako magtataka. Ay, sa antivirus lang po bang sa tingin yung utak niyan? Grabe naman kayo. Sa tingin nyo, kaya ni antivirus isipin yan? Alam nyo po, hindi po ako magtataka. Baka sa susunod na hearing, ngayon, barilan nilalabas kay Kibuloy, di ba? Sa susunod na hearing niya, droga na, o bilyong-bilyong salapina, yung binabaon dun sa kingdom, kung ano man yung tawag dun sa lugar ni Kibuloy. Hindi ako magtataka kung ganun na mapunta yung usapan. Eh. Di ko, walang sense. Alam niyo po ba yun? Walang sense yung
akusahan mo yung Pangulo ng Pilipinas na nanghihingi ng baril o kung ano man. Hindi ko po maintindihan kung alam niyo yung singit na singit. Nakuha niyo po ba yung alam mong isiningit lang? Binubugbog po kami, sinexual aras po ako, hindi po ako pinakakain ng 7 araw, gusto ko nga magsumbong sa pamilya ko. Tapos nakita ko rin nga po pala si Duterte, nag-ano po ng baril. miske sa kwento niya, walang, alam niyo yun? Miske sa kwento niya, walang katuturan yung bigla, si President Duterte nga po pala. Parang afterthought, matapos mo kami bugbugin. Ay, nakita ko nga po pala si, ano, habang may latay-latay ako sa wetmax, habang pinasukan ako ng kung anuman dito. Nakita ko po si Duterte, tsaka si Sara Duterte, may mga baril po silang dala. Presidente ng Pilipinas, pagbababain mo ng baril? Diyos ko naman. Ano naman logic nun? Alam niyo ba yung ibig sabihin ng presidente ng Pilipinas? Kung ilan ang alalay ng presidente ng Pilipinas? Kala mo kung magkwentuhan, pumunta rito, kumuha ng baril eh. Sinisira ninyo yung sarili ninyong witness, di ba? Paano pa maniniwala? Maaring yung iba sa sinasabi niya, totoo. Pero hindi po ako maniniwala si Inday Sara. Pupunta rin sa lugar ni Kibuloy para humingi ng baril. At ang malupit, yung presidente ng Pilipinas. Presidente! Imagine ninyo, presidente! Hindi ko talaga ma-reconcile sa utak ko eh. Parang ang nakakagalit, yung ginagawa niyong bobo yung mga Pilipino. Okay lang, di ba? Okay naman yun. Yung parang si, yung ano yung inano nila dyan dati? Yung si Senyor Aguila, di ba? Parang sige, di patunayan nyo sa korte na lang yan. Pero napakahirap po nun na walang kaabog-abog. Biglang kumuha ng baril kay Kibuloy yung presidente at yung mayor ng Davao. Grabe, hindi niyo alam kung sino ang tauhan ng presidente ng Pilipinas. Lahat. Lahat tauhan ng presidente ng Pilipinas. Kukuha ka. Ay, nako. Alam niyo nung pinakikinggan ko yon, yung tagpo na yon, nawala lahat ng yung credibility ng witness, no? Biglang nawala eh, sa akin. Kasi hindi ko po ma-imagine na sa ang pinakamakapangyarihan tao. At hindi po simpleng tao si Pangulong Duterte. Ibang uri po siya eh. Ay nako. Parang nakakasama ng loob na dito lang po mapupunta. Abangan nyo po. Sa susunod po yan. May witness po dyan na droga na yung nilalabas. Makasabihin niya. Birin nyo ha. Hardinero. O kung ano man ang tawag. Hardinero, di ba? O yung basta siya yung nag-ayos ng mga hardin. Di ko alam ang tawag doon. Baka garden. Napaka-close naman sa mga hardinero. Alam niyo, ibig ko sabihin, ang close-close naman ni Kibuloy at ni Pangulong Duterte sa hardinero. Sa harap ng hardinero, ano yung binuksan nila yung baril? Ano, at teka po na, Mr. President, saglit lang ha. Titignan ko muna laman ng baril niyo. Ano yung ibababa niyo sa ano ha, sa Davao City? Teka muna. Titignan ko muna kung ano laman yan. Ah, baril pala to, Mr. President. Talaga? Ipapakita mo sa hardinero na meron kayong transaksyon na baril? Hindi po ako magtataka, no? Sa susunod niyan, no? Ah, diyan po nagbabalot ng fentanyl. Diyan po tumitira si Pangulong Duterte ng fentanyl sa... Hindi na ako magtataka kahit na ano nang susunod, eh. Mas malala pa. Ay, sako-sako pong pera yung binababa ni Duterte. Siya mismo nagbubuhat. Kulang na lang sabihin na siya mismo nagbuhat, eh. Hindi ko ma-imagine, no? Ganun na kalala, masiraan yun.